Vanilla ice cream na binili sa 7-Eleven ang dinala ni Francine sa bahay ng mga magulang niya. Nang ipaalala sa kanya ng Kuya Ramil niya na magtatampo ang mami nila kung hindi siya sisipot sa family get-together nila. Wala siyang pagpipilian kundi dumalo. "Oh, bakit ikaw lang? Bakit hindi mo na naman kasama si Kyle?" tanong ng mami niya. Gaya ng inaasahan niya, ang tanong na yon ang sumalubong sa kanya pagpasok na pagpasok niya sa kabahayan. Ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong bumuelo. Nakatipon sa living room ang pamilya niya. Natuklasan niyang kompleto na pala ang cast of characters at siya na lang ang kulang. Naroon na ang mga magulang niya, ang Kuya Ramil niya at ang girlfriend nitong si Dina. Ang ate Carrie niya at asawa nito. At ang toddler na mga ito na si Tony. "Oo nga, Francine, bakit hindi mo kasama si Bayaw?" tanong ni Kuya Ramil niya. 7 pares ng mga mata ang bumaling sa kanya. Hinintay ang tugon niya. She found herself squirming inside. Ngaling-ngaling tumalilis siya at lumabas na lang uli ng pinto. "As usual, busy sa trabaho," pagsisinungaling niya. Marketing manager ng isang heavy equipment company si Kyle. "Parang lagi na lang siya abala lately ah," saad ng ate Carrie niya. "Oo nga, gusto ko na nga magtampo sa kanya. Feeling ko nawawala na siya ng oras para sa akin," sabi niya para mas maging kapanipaniwala ang alibay niya. "Aba, mahirap yan, bunsoy. Ganyan-ganyan din yung isang kakilala ko. Busy ko nung sa trabaho kapag ang girlfriend ang kaharap. Pero yun pala, ibang babae ang pinagkakaabalahan," pangaasar ng kuya niya. Agad na nakatikim ito ng mahinang tampal sa bibig mula sa nobya nito. Pero hindi rin ito nagpapigil. Inasar siya nito ng inasar. Baka raw nangangaliwa na si Kyle at natutulog lang siya sa pansitan. Lihim na napapalatak siya kung alam lang nito ang totoo. "Kuya naman ni." Napipikon na siya. "Tama na yan, Ramil. Stop being insensitive." Pamamagitan ng mami nila. Binilatan niya ang kuya niya. Buong araw siyang nanatili sa piling ng pamilya niya. Sa umaga ay nag-video-okay sila at sa hapon ay nag-picnic sila sa beach. It felt good to be surrounded by people she loved, by people who love her back unconditionally. Malaki ang iginaan ng loob niya. Naunang umuwi ang mga kapatid niya. Sinadya niyang magpaiwan para makabawi siya sa pagiging late niya. Natrasado siya dahil kinuha pa niya ang kotse niya kina Liam. Doon na siya kumain ng hapunan kasali ng mga magulang niya. Kalahating oras pagkatapos kumain ay nagpaalam na siya sa mami niya. "Sige anak, ayoko pa sanang pauwiin ka pero masyado ka nang gagabihin sa daan kung hindi ka pa aalis." Inayos na niya ang mga iuuwi niya na binalot ng pagkain. "Sige mi, mauuna na ako," saad niya kapag kuwan. "Hindi ka ba magpapaalam sa daddy mo?" "Ay oo nga pala." Pinuntahan niya ang kanyang ama sa kwarto ng mga ito. Nadatnan niyang nanonood ito ng NBA. Hanggang pintuan lang siya, hindi na siya tumuloy sa loob. "Bye, Dad," paalam niya, pilit ang ngiti. "Sige, nak, drive safely," sabi nito. Halatang wala sa loob nitong sabihin yun, ni hindi man lang siya nito nilingon. Nakatuon ang paningin nito sa TV. Inihatid siya ng mami niya hanggang sa kotse niya. "Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na ha, Francine." "I will." They hug and kiss. Pagkatapos ay lumula na siya ng sasakyan. "Bye me, love you. See you next month." Aabante na sana siya nang pigilan siya nito. "Sandali nak, tingnan mo nga ako." Tumingala siya at sinalubong ang tingin nito. "Are you okay?" "Oo naman po." "Maayos ba kayo ni Kyle? Kung may problema kayo, pwede mo akong kausapin. Nakahanda ako makinig, alam mo yan." Gustong gusto niyang aminin dito ang totoo. Pero sadyang hindi niya magawa. Nanaig sa kanyang paniniwala niya na kapag kumalat ang balita na hiwalay na sila ni Kyle, magiging pinal na ang breakup nila. "Kunting rough patch lang ito, me. Don't worry. We'll be okay," sabi niya. Hindi siya pwedeng patuloy na magkaila. Matalino ang mami niya. Masuyong tinapik nito ang pisngi niya. "I will pray for the two of you." Pasado 10 na nang makabalik si Francine sa Maynila. Dire-diretso siya sa apartment ni Lian. Ang hiling lang niya, sana ay hindi niya madatnan doon ang boyfriend nito, na nagngangalang Charlie.
Minsan kasi doon ito nagbababad. She had nothing against the guy. Okay naman ito. Yun nga lang, kapag nandun ito sa apartment ni Lian, ay hindi sila pwedeng mag-girl talk. Yes, usal niya. Hindi kasi niya nakita ang kotse ni Charlie sa bisinidad nang lumiko siya sa kalye ni Lian. Pagkatapos niyang iparada ang kotse niya ay umibis na siya at nagtungo sa front door ng bahay. Kumatok siya. Looks like you need a hug, sis. Sabi ni Lian nang pagbuksan siya nito ng pinto. Kilalang kilala na talaga nila ang isa't isa. Kahit wala siyang sabihin, tingin pa lang ay alam na agad nito na mayroon siyang iniinda. Iginiyas siya nito papasok at naupo sila sa David's sala. What's wrong? Tanong nito. Kumibot-kibot ang bibig niya. I miss him so much. Tumulo na ang mga luha niya. Oh friend, come here. Hinapit siya nito at saka kinunsula. May kung ilang minuto rin silang nanatili sa ganong ayos. Hinayaan lang niya itong umiyak at maglabas ng saloobin sa kanya. Para talagang pinipiga ang dibdib niya. Magtatatlong buwan na mula na magkahiwalay sila ni Kyle, pero ang sakit-sakit pa din sa dibdib ang nangyari. Nang sa wakas ay kumalma na siya, ay nakita niyang basa at nahulasan na ng eye makeup niya ang balikat ng pasyamatap nito. Oops, sorry. Aniya. She found herself laughing despite herself. Okay ka na ba? Tumango siya. Medyo. She would never be completely okay as long as she and Kyle were apart. Alam mo, friend, kailangan mo nang magdesisyon. Ano naman ang kailangan kong pagdesisyonan? Simple lang. Gusto mo bang lumigaya? O gusto mong manatiling miserable? Come on, Lian. Tinatanong pa ba yan? I know, hindi magandang question to. But I want you to say the word out loud. Think of it as your affirmation. Fine, of course. I want to be happy. May tao ba naman na ayaw lumigaya? Yun pala eh. Ba't di mo gawa ng paraan? Ako ang nahihirapan sa'yo eh. Para namang ang daling gawin, no? Dalawang bagay lang naman yan eh. Either you teach yourself to let go of Kyle so you can move on. Mabilis ang naging pag-iling niya. Hindi ko siya kayang kalimutan. I love him so much. Okay, then that leaves you with option B. Gumawa ka ng paraan para maging kayo uli. Natilihan siya. Alam mo naman kung ano nangyari, di ba? Nahiya na nga ako magpakita sa kanya. Much more, talk him into giving us another chance. Wala naman po kasing mangyayari kung paiiralin mong karuwagan mo. She sigh. Ewan ko, hindi ko yata kaya. Biglang umalingaw-ngaw sa isip niyang sinabi sa kanya ni Kyle nang gabing maghiwalay sila. Halos yun din mismo ang mga salitang ginamit nito. Hindi ko na kaya, Francine. Binitawan nito ang mga kataga habang nasa kasagsagan siya ng pagtatalak niya rito. The funny thing was, the reason she was nagging him was very shallow. Nalate ito sa pagsundo sa kanya. Ganun kababaw. Pero naunawaan niya ito. That was the last straw for him. Hindi niya namalayang nagbago na pala ang ugali niya. Dahilan para magkaroon ng strain ang relationship nila. She became irrational. She turned into a monster. Sa huli, napuno ito at naubusan ng pasensya. He told her exactly how he felt. She remembered their conversation that day, like it was yesterday. Hindi ko na kaya, Francine. Shut up! I'm not done talking yet! Balik niya rito sa pagalit na tono. But I am. I can't do it anymore. I'm done with you, Francine. Noon siya natigilan. Oh, what are you saying? Tanong niya, medyo kinakabahan. Iba na ang dating ng body language nito. He looked defeated. Nabahala siya nang mapansin niyang nangingislap sa luha ang mga mata nito. Noon lubusang tumimo sa kanya kung gaano kaseryoso ang usapin yun. Hindi ko na kaya, Francine. I tried. I really did. God knows how hard I tried. Pero may hangganan din ang pasensya ko. I can't do it anymore. I'm sorry. What was he doing? Was he breaking up with her? Ang sabihin na shock siya ay kulang. Na-blindside siya nito. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na gagawin nito yun sa kanya. Mahal siya nito, hindi ba? Bakit nagkaganoon?
Are you splitting up with me? Pagsasatinig niya sa katanungan sa isip niya. Tila ito naman ang natigilan. Tila noon lamang nito napagtanto ang implikasyon ng mga sinabi nito. Umiling ito. No, I'm not. Ang gusto ko lang ay mag-cool off muna tayo. We need to do this. I might end up hating you if we don't. That hurt. That really, really hurt. Sa tingin mo? What about what I think? I'm sorry. This is what I want, Francine. Pero bakit? May karapatan naman siguro kung malaman kung bakit. It took a while before he answered. Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang Francine na minahal ko noon. Sinundan nito ng paliwanag ang sinabi at habang naglalahad ito ay unting-unting naalis ang piring sa mga mata niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa mga mata nito at hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. She became impossible to be with. Naging nagger siya at naging dudera. Wala na sa lugar ang pagiging demanding niya sa oras at atensyon nito. Kung tratuhin niya ito, daig pa nito ang isang kriminal. Palagi siyang nakabantay rito na para bang anumang oras ay gagawa ito ng kalokohan. Hindi siya makaalma. Habang nagpapaliwanag ito dahil batid niyang totoo ang lahat ng sinabi nito. Without realizing it, she had morphed into the girlfriend from hell. No wonder he wanted her out of his life. Kung siya ang nasa lugar nito, ay hihiwalayin din niya ang sarili niya. I'm telling you, kalokohan tong gagawin mo, Francine! Pahayag ni Leanne. Naroon sila sa townhouse unit niya. Nasa magkabilang dulo sila ng flat screen TV na buhat-buhat nila. Sinusunod ko lang naman ang payo mo sa akin, katuwiran niya. Hindi ko sinabing gawin mo to. Pero sinabi mo sa akin na gumawa ako ng paraan para ibalik sa dati ang relationship namin ni Kyle. Ito ang paraan ko. Buo na ang pasya niya. She would do everything to get Kyle back. The two of them deserve another shot. At naniniwala siya doon ng buong puso. Sa nakalipas na mga buwan mula na maghiwalay sila, naranasan niya kung paano mabuhay nang wala ito. Hindi niya yung nagustuhan at hindi niya ma-imagine ang hinaharap niya na wala ito sa tabi niya. Doon naguugat ang determinasyon niya na maibalik sila sa dati. Pero hindi nangangahulugan yun na hindi siya natatakot. She was scared very much. Walang kasiguraduhang mahihikayat niya si Kyle na sumubok ulit. Paano kung ayaw na talaga nito sa kanya? Yun ang pinakatatakutan niya sa lahat. Iniisip na lang niya na kung nagawa nitong mahalin siya noon, siguro ay matututuhan nitong mahalin uli siya. Yun ang nagpapalakas ng loob niya. Yun ako, friend. Hayaan mo na lang ako sa diskarte ko at tulungan mo na lang ako pwede. Sabi niya. Ano pa nga ba? But I'm telling you, hindi ako sang-ayon dito sa gagawin mo. But just the same, I'll still support you. I know, kasi love mo ako. True, although sometimes I wonder why. Hindi ko maintindihan ang thought process mo. Masyadong masalamuot. Natawa siya, maaaring isang malaking kalokohan nga ang binabalak niyang gawin. Pero yun lang kasi ang naisip niyang paraan para mabuksan uli ang linya ng communication sa pagitan nila ni Kyle. Simple lang ang plano niya. Magpapanggap siyang damsel in distress. Kaya nila hinahakot ang mga gamit niya ay upang ilipat yun pansamantala sa apartment ni Leanne. Palalabasin niya kay Kyle na nilooban siya. Umaasa siya na kapag nakarating dito ang balita, mag-aalala ito at susugod sa tabi niya para tulungan siya. Kailangan niyang maging mapamaraan dahil hindi niya kayang basta na lang magpakita rito at sabihin ng diretsyahan na gusto niyang magkabalikan sila. Hindi ganoon katapang ang apog niya. Isa pa, ma-pride siyang tao. Kung didiretsuhin niya si Kyle, dalawa lang ang pwedeng maging tugon nito. Oo o hindi. Kung hindi ang pipiliin nito, at least, intact pa rin ang pride niya pagkatapos ng lahat. Ang buong araw na yun ay ginugol nila ni Leanne sa paglilipat ng mga gamit niya sa apartment nito. Nang sa wakas ay matapos sila at siya lamang mag-isang inaiwan sa townhouse, iginala niya ang paningin sa kabuuan ng lugar. Wala sa ayos ang mga muebles, nalimas ang mga electronic equipments, at nakasaboy sa sahig ang mga abubot niya. Animo dinaanan yun ng ipo-ipo.
It was perfect. Napangiti siya. Nag-ayos na siya ng sarili at pagkatapos ay hinarap na niya ang telepono. Huminga muna siya ng malalim bago niya dinampot ang handset. No guts, no glory, Francine. Paalala niya sa sarili. Idinial niya ang number ni Kyle. Habang hinihintay na sagutin ito ang tawag niya sa telepono, ay nilaro-laro ng daliri niya ang kordon ng telepono. Hello? Tila tumalon sa lalamunan ng puso niya nang marinig niya ang tinig nito. Dinadaga ang dibdib niya pero pilit na nilabanan niya ang kabang na darama. Alam niyang walang mangyayari sa kanya kung paiiralin niya ang nervyos niya. No guts, no glory. Paalala uli niya sa sarili. Ay, sabi niya. Ang nginig sa tinig niya ay hindi niya sinasadya. Dala pa rin yun ng nervyos. Sinundan niya ng paghikbi ang sinabi. Ang huli ay bahagi na ng kanyang palabas. Babe, what's wrong? Bakas agad ang pag-aalala sa tinig nito. Natatakot ako, Kyle. Why? Anong nangyari? Tell me! Huminga siya ng malalim at inumpisan na ang monolog na inihanda niya. Sa putol-putol na pagsasalaysay ay sinabi niya rito na nanakawan siya at ngayon ay natatakot siya dahil baka magbalik ang mga kawatan. Namangha siya sa sarili dahil napalabas niyang kapanipaniwala ang kasinungalingang hinabi niya. May hidden talent pala siya sa pag-arte. Gayunman, nagigilty pa rin siya. Hindi niya gusto ang pakiramdam na kakambal ng pagsisinungaling niya. Sana lang ay tama ang ginawa niya. I'll be right over. Mabilis na sad nito pagkatapos nito ng pagsasalaysay niya. Nawala na ito sa linya. Natuwa siya at napangiti. Ang pag-alalang ipinamalas nito ay nangangahulugan lang na may pagpapalaga pa rin ito sa kanya. Ibig sabihin, may pag-asa pa siya. She crossed her fingers and uttered a quick prayer. Kalahating oras pa lang ang lumilipas mula nang makausap ni Francine si Kyle, ay nakita na niyang humimpil sa tapat ng townhouse niya ang kotse nito. Pinalipad ba nito ang kotse nito? Binuksan niya ang pinto at inabangan ito sa entrada. Patakbong lumapit ito sa kanya. At nang ganap nang makalapit ay niyakap siya nito. She could not help but breathe in his painfully familiar scent. Oh God, how she missed being held close by him. Magkahalong tamis at pait ang kanyang nararamdaman. Alam niyang pahiram lang ang yakap na yun. Sa susunod na mga segundo, ay wala siyang ibang ginawa, kundi ang namnamin ang sensasyong dulot ng mainit na yakap nito. She wanted to savor the moment while it lasted. Are you okay? Nasaktan ka ba? Magkasunod na tanong nito nang kumalas ito sa kanya. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung mayroon siyang galos o anuman sa katawan niya. I'm fine. Just a bit shaken. Thankfully, wala ako rito nang mangyari ang nakawan. Pagdating ko, nadatnan kong magulo ng bahay at wala na mga gamit ko. Kanina sa telepono ay sinabi niya rito ang buod ng pangyayari. Hindi niya ito gaanong binigyan ng mga detalye. Alam na ba ito ng mga pulis? Tumango siya. Oo, aalis lang nung tumawag ako sa iyo. Anong sabi nila? Mahirapan silang makakuha ng lead dahil walang nakakita sa nangyari. Pero mag-imbestiga raw sila. Posible ba yun? It's only a little past six. Kung kanina ka lang nalooban, ibig sabihin maliwanag pa habang nandito ang mga magnanakaw. Parang mahirap paniwalaan na walang nakapansin sa kanila. Gusto niyang mapangiwi. Hindi niya napaghandaan ang detalyen yun. Malay ba niya na maiisip na nito yun? Sa kawalan ng masabi ay nagkibit balikat na lang siya. Thank you for coming. Pag-iiba niya ng usapan. No problem. I'm glad you called me. Pasensya ka na kung naabala kita ha. Natatakot kasi ako kanina pag alis ng mga pulis. At maiwan ako mag-isa rito. Naisip kong baka bumalik uli ang mga magnanakaw at kung ano-ano ang nai-imagine kong mga senaryo. Kanina pa siya nagsisinungaling. Parang gusto tuloy niyang sumuot sa ilalim ng mesa. Pakiramdam niya ay hahabulin na siya ng kidlat anumang sandali. You better sit down before you fall down. Ang putla-putla mo. Inayos nito ang nakatimbuwang na easy chair para may maupuan siya.
I'll help you clean up. Bago ito kumilos para magligpit, ay dinampian muna nito ng halik ang ulo niya. Inalok niya ito ng tulong subalit ayaw nito. Kaya na raw nito yun. Hindi na siya nagpumilit dahil sa totoo lang, napagod siya sa ginawa niyang maghapong pagbubuhat ng mga gamit. Nakatunghay siya rito habang nagliligpit ito. She realized she met having him there at her place. Merong ibang vibe ang pagigid niya kapag naroon ito. Kahit hindi ito tumira sa townhouse niya, madalas naman itong naglalagay roon noon. Kyle, can I ask you something? Sabi niya, maya-maya. Go ahead. So, how are you? Hindi yun ang gusto niyang itanong. Nais sana niyang malaman kung na-miss din ba siya nito. Siya kasi ay miss na miss niya ito. Pero sa huling sandali, ay tinalo siya ng hiya kaya yun na lang ang sinabi niya. Ano kaya ang totoong nararamdaman ni Kyle para sa kanya? Muli kaya silang magkabalikan? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.